So ayun, what's up guys and welcome back sa aming YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito guys, please subscribe mo na. Hit mo na rin yung bell button para maging updated ka sa mga video na aming i-upload. So ayan, good morning guys. Maglalagay na kami nung binili naming flexi-crip. So ang kaibahan niya kasi sa flexi-band, ito, imimix natin. So ito yung laman niya, parang may powder tapos meron liquid. Ayan, imimix natin siya dun sa may liquid na yan. Tapos ipapahid natin dun sa ginawa nating flooring sa slab na CR. Ayan. Kasi ang pag nag-flooring tayo kasi dun, hindi tayo makakasure na hindi magka-crack. So ito yung parang pinaka-top coat niya. So ayan, para pag umulan, dudulas lang yung ulan dun. So hindi napapasok dun sa mga kasingit-singitan ng crack. Ayan yan. So iharap nga natin. So flexi-crit. Ayan, shout out sa mga gumagamit nito. So bagong labas daw to. So ayan. So ayan, inuumpisa na nating haluin. So haluin natin. So ito guys, so kung mapapanood nyo, wala pa to noon time na umakyat ako rito. So naglagay tayo ng additional na parang firewall sa pagitan nito ng back extension at nung CR ng may-ari na nagpagawa. Ayan. So dito kasi kakapit yung flashing natin. Kung wala nito, no, baka tumagas yung tubig. So importante to. So ayan, ina-apply na nung forma natin yung flexi-crit. So ayan. Nga pala, update ko lang uli kayo. Ayan, medyo nagwalis ako rito. Uli, ayan, linis tayo rito. So makalat kasi. Kasi ang tendency niyan guys, kaya ako tinabihan. Para hindi pumunta yan dun sa area kung saan tayo gumawa. Delikado kasi ang mga bato na yan kapag pumunta dun sa part na yon. So babara yan sa gutter natin. So ayan. So applyan natin yan, yung buong flooring na yan. So guys, disclaimer nga lang pala, no? So binibideo namin to para ma-resolve natin yung solusyon. So aside pa pala dun sa mga nagka-crack na magkakatabing na slab, medyo nagka-crack din yung yung walls. So ito, nag-decide ako na pahira ng flexi-crit na tinimpla natin. Okay. So kasi pagka natuyo yan guys, yung pinahid natin, para siya nagiging plastic. So may halo rin siyang concrete cement. So para yung crack na yan hindi pasukan ng tubig. The more kasi na pumapasok guys yung tubig dyan sa maliit na part, lalong nagkakaroon ng diferensya bandang uli. So ayan siya. Pala, ito yung itsura niya. Ayan. So isang patong pa lang yan, may natira pang kalahati. Papatuyuin lang natin. Isang patong uli. So ayan guys, second coating na. So ayan. So papahid na natin yung second coating ngayon. Ubusin natin yan. So ayan guys, so kung mapapansin nyo, yung crack, yun, sumiksik na. Sumiksik na tong flexi-crit sa loob. So pag umulan, dudulas na lang yan. So ganyan yan. Bigyan ko lang kayo ng idea, no? Kapag ganito, kita nyo naman, dikit-dikit. Lalo na pag nagdikit-dikit yan, yung flow ng tubig ng slab, hindi mo alam kung saan magpo-flow yan. Pwede yan mag-penetrate lang yan sa flooring, no? So ayan, kita mo, pag tiningnan mo yung dulo na yon, yung part na yon, so merong mataas, merong mataas, merong mababa. Ayan. So possible na mag-flow yung tubig dyan lang, may stack lang siya dyan. Kasi itong kapitbahay niya na to, itong part na to, syempre magpapagawa rin niya ng partition na kagaya nun na ginawa namin.
Kasi doon pakapit yung plane seat eh. So yun ang problema. Hindi mo naman to pwedeng itong part na to ipa-slope mo papunta rito. Magagalit naman to nakatira dito, 'di ba? So yun, guys, disclaimer lang, no, pero yun yung nakikita namin na possible way na pwedeng mangyari rito kapag umulan. So ayan. So ito, maswerte to, itong may inlet corner, kasi kahit lagyan niya ng partition yung part na yan, pwede niyang padaluyin yung tubig papunta dun sa kanya, kasi lupa niya naman yun eh. Tsaka magbububong siya ron. Pero paano naman tong gitnang part na to, itong ginagawa namin? Siyempre, di ba, wala nang tatagusan ng tubig yan. So yun lang ang ano dyan, mga nakikita naming magiging problema. So yun, yun na, tira na. So yun lang, ito ang kasama sa buhay ng isang construction na ganito. Hindi namin to matapos-tapos kasi inuuna namin to. Huwag lang sanang uulan, kasi pag umulan, hindi naman siya totaling maglilik sa loob. Kaso nga lang, syempre may mga spotting galing ng basa ng ulan. So ayan siya. So matatapos na kami dyan. So kung mapapansin nyo, ito yung firewall, yun yung hati. So sinobra namin yung flooring namin, kasi syempre kailangan namin sumobra, gawa ng may crack pa rin dyan sa part na yan, no? So shoutout ulit dun sa may-ari ng unit na ginagawa namin na to. Shoutout sa inyo. So ito, maraming salamat ulit sa opportunity na pinagkatiwala niya. So actually guys, hindi naman dapat namin to trabaho eh. Kaso nga lang, itong admin natin dito sa may subdivision, hindi sila nagpapapasok ng tao nila. So walang gagawa nito. So huwag na nating hintayin na lalong lumala, kasi pinapasok na ng pinapasok ng tubig eh. No? So yun, pinagawa na sa amin. So yun, maraming salamat sa opportunity na pinagkatiwala niya. So sa panahon ngayon, ang hirap maghanap din ng mapagkakaabalahan or mapagkakakitaan or trabaho. So itong maliit na bagay na to, so yan, malaking tulong na rin yan sa amin. So sa inyo na din, at least masusolusyonan yung problema nyo. So sana nakatipid kayo kung pinabalikan nyo to sa admin. So yun lang po, salamat ulit. So siya nga pala, idagdag ko na rin, shoutout na rin dun sa kapitbahay ng unit na ginagawa namin, ito. So ito yung ginagawa namin. So CR niya kasi yan, yung part na yan, tsaka extension niya yan. Isang unit yan, yung part na yan. So dito banda, gumawa na rin kami rito. Shoutout na rin kay Sir Herbert, no? Hindi makahagip ng camera natin dun sa loob. Ayan, gumawa kami ng partition dyan sa part na yan, ceiling and partition. So sana nga kami ang gumawa nito ng unit niya, Sir Herbert, baka naman. So yan, shoutout kay Sir Herbert. Ingat lagi boss, ingat lagi. So nga pala guys, araw ng Linggo ngayon, supposed to be wala kami talagang pasok. Kaso nga lang, nag-aalala kami nung foreman ko sa magiging sitwasyon ng unit na to, kasi syempre naumpisahan na namin. So syempre naumpisahan na namin nung kahapon na ma-flooringan to. Pangit naman kung matatagasan pa ng tubig. So syempre mas sigurado tapusin na agad namin. So yun ang aming isang concern. Yan, oh. Yun, oh. Simot, walang tapon. Sakto lang. So yun, sakto lang talaga yung tansya. Okay na yung isang galon. Sobra pa nga, sinobrahan pa namin dun sa unit. So dinamay namin tong part na to, kasi syempre hindi tayo nakakasigurado na baka ang may problema rin, ito, tumatagos na lang yan. Kasi syempre magkadikit. So yan. So nga pala, ito yung sitwasyon ngayon dito. Tinatapos na lang yung finish plastering ng mga poste. So importante kasi yan, kasi diyan kukunin yung sukat ng grills. So ito. So ito yung sample niya na tinapos. So
So yan, pag natapos yan, saka tong part na to, kukunin ng welder yung sukat. Okay. So yan. Yung pinagkuha na naman na sukat ng welder, ito na yon. So nakakasa na siya. So yan. So ayan guys, kung sa mapapansin nyo, may taga siya. Umulan kasi ngayon. Ngayon pa lang namin ini-install yung flashing. Yung wall flashing. Pero nung naayos na natin yung slab sa CR, ayan, wala na siyang marka ng tubig. Ayan, umulan kanina, malakas. So ibig sabihin, matagumpay na naayos yung slab ng CR. So ayan siya. So guys, ito ang isang example ng turnover na bare finish. Ito siya. So wala siyang any interior installation, gaya ng tiles, hanging cabinets, pero nakakasadyan yung electrical function. So naglagay kami ng ilaw rito at saka ng isang ilaw dito. So yun nga, a-adjust ka. Kasi pag itong ilaw na to nilagay mo dyan, tapos magka-cabinet ka, yung ilaw na yan, tumatama na lang dun sa ibabaw ng cabinet. So kailangan mag-adjust kayo. Tapos ito yung ceiling na exhaust fan, omni type. Gabang na rin kami ng isang linya ng wire. If ever na matuloy yung range hood na ilalagay rito, so ayan yun, dyan yan lilinya. Tapos kung gusto niyan lagyan ng ilaw yung ilalim ng cabinet. So may existing na outlet dito, si Lumina. So ito yon. Kumuha kami ng linya ng power dyan, dito. So yung countertop, meron siyang isang linya ng outlet, tugang outlet. At saka dito sa gas range, isang outlet. So sa bare time finish, nakaabang na rin pala yung butas ng lababo. So ito yun, pagdadalaw yan ng tubig ng lababo. Tsaka yung sa gripo. So rough flooring naman guys, yung flooring ng back extension. So guys, ibig sabihin nito, ready na to for interior installation and paint finish. Yan, yan yung susunod na contract niya kung gusto niya pa ipagawa. Yun o. Ay, naaparang ko. So, ito. Nga pala, tinakpan muna namin to kasi para kung sakaling umulan. So, ito yung exposure ng ilaw niya. So, wall type ang ilaw na ginamit namin. Para pag may dumadaan na tao, ang buga nito doon sa kalsada, makikita niya. So bihira kami maglagay at mag-suggest ng ilaw na nakapatong dito kasi ang iniilawan lang nun yung taas at saka yung kalahati ng bahay. Hindi, unlike nito, pag ganito ang nilagay mong ilaw, wall type, kitang-kita kami mga dumadaan dito. So yan, yung kalsada. Naglagay rin kami ng tatlong downlight. So yan, ang exposure naman yan, binubuga niya yung surrounding netong fence area. So yan, maganda yan paggabi, pag nagbukas yan. Maganda ang exposure ng liwanag. So ayan, kagaya ng lagi namin sinasabi, tatlong dowels ang dapat nakalagay. Mas maganda yon, mas matibay. So ayan. Inumpisa na rin dito yung pag-welding ng gate. Ito siya. So guys, ito ay may sukat na 130. Pero yun yung sa plano. Siyempre, may konting adjustment yan. Pag nailagay na yung gate, ayan, yun na yung adjustment niya. So ganito siya kaluwag. Yun. So siya nga pala, may mga nagtatanong sa atin kung paano daw maglagay ng yero kadugtong dun sa slab. So ito yung slab ng CR ng isang Angeli. Naka-slab yung CR niya. Ibig sabihin, nung turnover sa kanila yan, naka-slab na yan. Itong service area niya, open pa to. Ito yung pagagawa niya ng back extension. So ganito yung, ganito lang yung guys. Para hindi kayo mahirapan, maglagay kayo ng partition. Ayan. Ito yung partition.
Tapos, yung yero nyo, nakasandal dun sa may partition para malagyan ng flashing, kagaya nito. So, ito yung flashing, wall flashing natin. Ayan. Kasi kung walang partition, ang tendency niyan guys, dudulas lang yung tubig papunta dun sa may back extension nyo, tatagas. So ayan, kanina kung makikita nyo, medyo may tagas yung ating ceiling kasi ngayon pa lang kami naglalagay ng flashing. So ayan. Ito, tiyunti na natin hinuhulma yung flashing. Ayan siya. So ayun, ilalagay siya ng pag-anon doon. Para kapag umulan, so doon na lang tatama yung tubig. Hindi na siya pupunta sa gilid. Ayun. So ayan siya guys. Siyempre, kakatingin na lang yan para ma-perfectly fit. Grabe, umulan na naman. So ito yung guys, bali dahil dun sa partition, naiyakap niya yung flashing. Ayun, nakayakap dito. Yan yung safe. So ayan siya guys. Kumbaga yung gutter, ito yung gutter natin. Kailangan makubera nyo yung parang pinakataas ng gutter. Importante yun. So, para hindi lulusot yung tubig. Tapos, itong flashing nyo, habaan nyo. Ayan, ganyang kakapal. Tingnan nyo, ang kapal. Oh. Lagpas isang dangkal. So, para may groove dito, hindi nadadali yung tubig hanggang dito na lang. Ayan. So kung matatanong nyo, saan natatakbo yung tubig nyan? Aayusin pa namin yan, i-arrange namin yan. So dito natatakbo yung tubig nyan sa bubong. So wala na kayong makikita ang ganyan na tubo sa loob ng back extension. Kasi pangit yun, hindi yung maganda. So yan, dito natatakbo yung tubig nyan, i-arrange na lang namin yan. Geez, yung anak flashing. Sige, okay na yan. Safe na yan. Oo. So ayan, ganyan kami kahaba maglagay ng flashing dito guys. Ayan no, ang haba. So maraming nagtatanong, so paano naman tong area na to? Siyempre, lalagyan din natin yan. So yun na nga, pinakita namin kung gaano kahaba yung flashing. So ayan. Yun no. So ito na guys yung ano nya, pagkaka-install. So yun, DDoS na PVC na yon na manggagaling sa second floor ng bubong. So ayan, tumakbo na siya. Tapos, kinurb namin siya ng pag-anon. So ayan, makikita nyo. Sa part na yun. Ito nyo sa exhaust pan ng ceiling dito sa kisame. Ito naman yung nakaabang na exhaust pan sa slab. Kung sakaling matuloy kami, kumawa, ito na yon nakakasana. Medyo maputik lang guys, no? Kasi syempre umulan, medyo maputik. Pero ito na siya. So, yun. Silyado rin pala yung guys. Ayun, kung mapapansin nyo, silyado rin siya ng epoxy. Yan, para siguradong walang tagas. Gumamit kami ng waterproofing tape para naman doon. Kasi kung epoxy ang gagamitin natin, dadapa lang yun. Papasukan ng tubig. So, okay na kami rito guys. Tapos, ito yung sa pasingawan. So, ito. Ito yung pasingawan. CR. So, ayan.